si Teacher Wen, maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Nung nakaraan nating video, napag-aralan natin yung addition of integers na gumamit tayo ng rule. Ayan. Ngayong araw na ito ay matututunan niyo naman kung paano mag-subtract ng integers. Syempre, gagamit ulit tayo ng rule. So kung gusto niyo matutunan yung topic natin ngayong araw, keep on watching. So, magsimula na tayo sa ating math tutorial video ngayong araw. Ayan. So, ngayon, magsusubtract tayo ng integers. So, gaya nung ginawa natin doon sa addition of integers, hindi tayo masyadong fo-focus doon sa rule na nakasulat sa libro. So, ipapaliwanag ko to sa inyo sa paraang sa tingin ko ay madadali ang kayong maintindihan. Okay, so mag-start tayo sa example number 1. We have here positive 8 minus positive 2. Ayan, so eto alam ko madali nyo lang itong masasagot kasi 8 minus 2 lang ito. Okay, so 8 bawasan ng 2. Alam ko na alam nyo ang sagot dyan at ang sagot dyan ay 6 or 6. Okay, so positive 6 yan, of course. Okay, now, dito sa ating pangalawang halimbawa, pinagbaliktad ko yung posisyon ng positive 2 at saka ng positive 8. Yung positive 8 na ngayon ang subtrahen at ang minuend natin ay yung positive 2. So definitely, magiging magkaiba na yung sagot nila, okay? Magkaiba ang 8 minus 2 sa 2 minus 8. Ayan. So ano nga ba yung rule kapag nagsusubtract tayo ng integers? So, simple lang yung gagawin natin. Okay, ang gagawin lang natin ay i-rewrite natin itong given. Okay, so paanong paraan natin siya i-rewrite? So, ang gagawin natin is, kukopyahin natin, of course, itong minuend. Okay, so that is positive 2. Okay, ngayon, yung subtrahend natin, ang gagawin natin, papalitan natin siya ng sign. Okay, kung kanina siya ay positive 8, ang gagawin mo sa kanya, gagawin mo na siyang negative 8. Okay, now, kung kanina minus sign yan, ngayon gagawin mo na siyang plus sign. Ayan, saka ka ngayon, okay, mag-a-add. Or i-follow natin yung rule ng addition o yung paraan ng pag-a-add ng integers na tinuro ko sa inyo nung nakaraan nating video. Okay, so sa madaling salita, ganito lang ang gagawin natin. Copy the minuend or kukopyahin natin yung minuend, change the sign of the subtrahend, and then follow the rules of addition. Or pwede rin natin gawing add the minuend to the opposite of the subtrahend. Ayan, so ganun lang yung gagawin natin. So ngayon, we have positive 2 plus negative 8. So, nung nakaraan nating video, di ba, tinuro ko sa inyo na kapag nag-a-add tayo ng integers na magkaiba yung sign, isusubtract natin siya. Okay? So, isusubtract natin yung mas mababa dun sa mas mataas, pero hindi natin papansinin yung sign. Okay? So, di ba, ito ay 2 pag walang sign and ito ay 8. Ayan, 2 and 8 na walang sign. So, mas mataas yung 8 kapag hindi natin nilagay yung sign. So, we have 8 minus 2. 8 minus 2 is 6. Ayan. Tapos, ano ngayon yung sign ng sagot? So, since mas mataas yung 8 kapag hindi natin nilagay yung kanyang sign, okay? So, ibig sabihin, susundan natin yung sign ng 8. Okay? So, ano nga ba yung sign ng 8? Dito sa given natin na to, sa nakarewrite na, hindi ba? Negative. So, ibig sabihin, ang sagot natin ay negative. Okay? So, ibig sabihin, positive 2 minus positive 8 equals negative 6. Ayan. Okay? So, dito naman tayo sa ating pangatlo at pang-apat na halimbawa. Okay, sa ating pangatlong halimbawa, susundan pa rin natin yung ginawa natin kanina dito sa example number 2. Siyempre, kukopyahin pa rin natin yung ating, ayan, minuend. Ayan. Okay, so kopyahin natin. Parang hindi na mahirapan si Teacher Wen, copy-paste na lang. And then, papalitan natin yung sign ng subtrahend natin. So, kung kanina ito ay positive 8, ayan, syempre, papalitan natin yung sign. Okay, buburahin na natin yung sign. Okay, gawin na lang natin siyang, okay, negative. Ayan, gawin natin negative.
And then, ang susunod natin gagawin ay, sa halip na minus sign to, gagawin natin plus sign. So, in short, ayan, magiging na siyang negative 2 plus negative 8. Ayun, so negative 2 plus negative 8, oh, alam na alam niyo yan, ha, diba? Kapag nag-a-add tayo ng dalawang integers na pareho yung sign, ang gagawin natin ay kokopyahin lang natin yung common sign, which is negative, and then i-add natin yung dalawang integers, disregard the sign. So, 2 plus 8, we have 10. So, ang answer natin para sa negative 2 minus positive 8 is negative 10. Ayan, so para naman sa ating pang-apat na halimbawa, okay, ganun pa din po yung gagawin natin. Ayan, so dito mas madali natin magagawa, ayan, kasi itong pangalawa or yung subtrahin natin, hindi ko na kailangang i-rewrite kasi lalagyan ko na lang yan ng wait dyan. Ayan, so positive 8 na siya. And then, yun namang ating operation sa gitna, syempre gagawin natin plus, okay? Or simply, add the minuend, okay, to the opposite of the subtrahend, okay? So, positive 2 plus positive 8, so we have positive 10, okay? So, ganun lang yan kadaling sagutan. Salamat sa panonood ng aking math tutorial video. Sana'y natutunan nyo yung subtraction of integers. Of course, gamit yung rule. Sa susunod nating video, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-multiply at mag-divide ng dalawang integers. So, magkita-kita po tayo muli sa aking mga susunod pang video. Bye!